Amen. Welcome ang bawat isa sa ating huling konferensya. Ngayong araw po ng Biyernes. Amen. Praise God. Bago po tayo magsimula, makinig ng salita ng Diyos, tayo muna umawit sa Panginoon. Mga awiting papuri, tayo po lahat ay tumayo. Praise God. Umawit muna tayo sa Panginoon, papuri. How good it is. Praise God. How good it is to give thanks unto our Lord. How good it is to give thanks unto our God. For He heals the brokenhearted, binding up their wounds. It is good to bless His holy name. We give thanks unto our Savior. With a heart of gratitude, we give Him praise. His mercy forever, and I will worship Him all of my days. How good it is to give thanks unto our God. Amen. How good it is to give thanks unto our God. For He heals the brokenhearted, binding up their wounds. It is good to bless His holy name. The joy of the Lord. The joy of the Lord is my strength. Amen. The joy of the Lord is my strength. Eat the pot and drink the sweet. Send portion to those who are weak. The joy of the Lord is my strength. Once again. The joy of the Lord is my strength. Amen. The joy of the Lord is our strength. Amen. Praise God. Eat the pot and drink the sweet. Send portion to those who are weak. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is our strength. Sambahin natin ang Panginoon. Hallelujah. Glory. Hallelujah. We magnify Your holy name. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. God, thank You, Jesus. Praise God. Hallelujah. Glorify Your name, O God. Tayo po ina. Dadako sa panalangin. Meron po tayo pagbe-praise. Edgardo De Leon. Siya po ay nasa ICU, healing sa kanyang bato sa abdo. Si Joyce Sina Achua Cheris. Siya po ay 50-50, nasa ICU rin. So tayo po yung manalangin, purihin po natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Glorify Your holy name, O Lord. Pinupuri ka namin, niluwalhati ka namin, O God. Hallelujah. Praise Your holy name. Oh God, hallelujah, hallelujah. Praise Your God. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa umagang ito, Panginoon, kami po'y nagpapasalamat. Sa huling araw na kami muling dinako mo sa iyong gawain, samahan mo kami ng banal mo Espiritu, O Diyos. Ang bawat may pangailangan umaga, mga nabagit na may sakit, may karamdaman, ngayon pa man namin nakin ang kumpletong kagalingan sa pangalan ni Jesus, O Lord God. Lord, samahan mo rin po yung mga ngaral ngayong umaga. At ito po yung magsibing kalakasan at hamon sa bawat isa at karunungan sa aming patuloy na pagmiministeryo sa iyong kaharian. Marami pong salamat. Ibinabalik namin sa papuri po salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Tayo po yung makaupo na. Praise God. Ngayon pong umaga, meron po tayong tatlong mangaral. Amen. Ngayon pong araw ng Friday, ang ating pong unang tagapagsalita, ang ating pong pastor sa Baclaran, si Pastor Rico Herrera. Amen. Praise God. At ang ating ikalawa, si Pastor
Randon Villota ng Sariaya. Praise God. Amen. At yung ating pong pangatlo, si Pastor Boyd ng Disipida ng Mandaluyong. Praise God. So palapakan natin ang Panginoon habang po sila'y lumalapit. Praise God. Sound check. Amen. Sa magandang umaga po sa ating lahat. At una-una, salamat sa Panginoon sa pribileyo na binigay po sa akin na makapangaral. Salamat Pastor Ernie at Sister Elaine. At salamat din sa mga kapatiran sa Lucena. Salamat din po sa bawat isa na narito ngayong umaga. At nagpapasalamat din po ako sa pinakamagandang babae sa Balat ng Lumpia. Andiyan po si Sister Chona, ang aking may bahay. At yung mga kapatiran sa Baclaran, salamat sa inyong suporta. Jeremiah chapter 3 verse 15. At bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Tayo po sa mandaling manalangin. Amang banal, marami pong salamat muli sa pagkakataon na binigay mo sa akin. Pagpalain mo ang iyong mga salita. Kasihan mo po ito, Panginoon, ng kapangyarihan. Pagpalain mo ang bawat isa. At maingat po namin, Panginoon, muli na inihabilin sa iyo ang nalalabing sandali at inangkin po namin ang tagumpay sa pinakamatamis at pinakamakapangyarihang pangalan ni Jesus. Misan pa, palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po bilang mga lalaki ng Diyos, we as men of God are the last bastion of holiness, righteousness, and justice. Kaya bilang mga lalaki ng Diyos ay kinakailangan tayong magpakita ng pinakamataas na antas ng moral standard available. Sapagkat hindi po maiwasan ang buhay po natin ay ginagaya ng karamihan. Pagminsan hindi po maiwasan, literal ng ating pong mga salita sa ating mga pinangungunahan ay nagiging batas. At ito'y nagsisilbing guideline nila sa kanilang buhay at sa kanilang kinabukasan. Mga mahalagang mga kaluluwa ay ipinagkakatiwala sa ating mga kamay, mga propeta ng Diyos. Napakalaki po ng ating pananagutan sa harapan ng Diyos dahil sa mga kaluluwang ito. Dahil ang iba sa kanila, literal na kanilang tinalikuran ang kanilang mga makalupang pangarap. Ang iba sa kanila, literal na kanilang ipinagkatiwala ang kanilang kinabukasan sa atin. Katunayan, ang iba sa kanila, literal na iniwan ang kanilang pamilya, mga mahal sa buhay, nanay, tatay, comfort of their home. Kahit buhay po ng mga lalaki at babae, lives of men, women, children were entrusted to us. Kaya yung pong kanilang welfare, yung kanilang kapakanan, ay nakasalalay po sa ating mga kamay. Malaki po ang papel na ating ginagampanan, malaki po ang ating pananagutan sa kanilang eternal destiny. Ngunit ang ating pong moral ascendancy, it must not be used as a license to abuse their trust, the weak, and the helpless. Ngunit kung inyo pong oobserbahan ito pong mga nakalipas na mga buwan at taon, the word pastor has become a mockery among people. Ang dahilan, sapagkat marami pong mga impostor na pastor ang gumagamit ng katagang ito at inaabuso ang ilang mga biktima. Sariwa po sa ating isipan yung kapa. Ito po'y itinayo ni Pastor Joel Apolinario at sinasabi na it was estimated 5 million people were duped, naloko ng pastor na ito. Sariwa pa rin po sa ating alaala si Pastor Dimber Andales. Siya po ang nagpapastor sa isa sa pinakamalaking Baptist Church sa Mindanao na kung tawagin ni Lapasan Baptist Church, a 37-year-old religious organization na meron pong libo-libong mga miyembro at sumusuporta sa 91 missionaries sa iba't ibang dako ng buong mundo. Sinasabi po na nagkaroon po ng love triangle sapagkat itong si pastor
Bagamat may asawa, ay nagkaroon ng karelasyon na babae at sinasabi sa balita, ipinapatay niya ang boyfriend ng babae. Ngunit kung tayo pong men of righteousness, guide to the lost, kung tayo po mismo ay maliligaw, saan pa pupunta ang mga naliligaw? Saan pa ilalagay nila ang pag-asa sa mga tao na dapat sana ay maghatid sa kanila sa landas ng kapayapaan, kaligtasan at pagbabago? May God forbid that we as men of God be perverted because of lustful desires. Ngayon pong umaga, pag-usapan po natin ang isang paksa na bahagyang napag-uusapan, yet the profound truth is glaring before us. Kaya nais ko pong mangaral sa paksa. Dalawa po ang title nitong mensahe ko. Una, the corruption of a prophet. Pwede ring move that God is touching you. O sa wikang Tagalog, huwag kang kikibo. Diyos ang nahipo. Una, when shepherds devour their sheep, nang nilalapa ng mga pastol ang kanilang mga tupa. Pagdating po sa halimbawa nito, pwede siguro nating gamitin ang kaso ng mga anak ni Eli. 1 Samuel 2:22, si Eli nga ay totoong matanda na at kanyang nababalitaan ang lahat ng ginagawa ng kanyang mga anak sa buong Israel at kung paanong sila'y sumisiping sa mga babae na naglilingkod sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. Siguro pwede natin silang ikonsidera as shepherds. They function in the temple, they represent the temple, they represent God because of their position. And so because of this, people treat them with respect. They have influence over the people. Sapagkat people are aware that heeding their voice is like heeding the voice of God. Ngunit ang pinakang nakakakilabot na bahagi dito, ito pong dalawang anak ni Eli ay ginamit ang kanilang status to lure, to deceive, to take advantage helpless sheep. Sapagkat sinabi po rito sa ating binasa na kanilang pinagsasamantalahan ang mga babae sa loob mismo ng templo ng Diyos. Isipin mo mga kapatid, yung lugar na kung saan ang mga mahihina ay dapat makaramdam, makasumpong ng kaligtasan. Sa dinami-dami ng tao na dapat sana ay ligtas ang kanyang damdamin, ang kanyang pakiramdam, wala silang kalam-alam na meron palang dalawang lobo na naglalaway, nag-aabang ng tamang pagkakataon. Mga kapatid, nakarinig na po ako ng ganitong mga kwento, istorya, where supposedly men of God taking advantage of helpless women right inside the house of God. At ang isang istorya na hindi ko po malilimutan ay isang kaso na nangyari mismo ang aktwal na pang-aabuso sa ibabaw mismo ng pulpito. Kaya sa lahat po ng tao na dapat sana yung tupa ay ligtas at hindi mapagsasamantalahan, walang ibang lumapa sa kanya kundi yung lalaki ng Diyos sa kanyang iginagalang. Huwag po natin kakalimutan bilang mga lalaki ng Diyos, tayo po ay nasa laman pa. At kung tayo po hindi magiging maingat ay maaari tayong mahulog sa pita ng laman. And for this reason, Paul gave Timothy a warning. 1 Timothy 5:2, ang sabi po rito, ituring mong parang sariling ina ang nakatatandang babae at pakitunguhan mo ng may lubos sa kalinisan ang mga kabataang babae na tulad sa iyong mga kapatid. Kaya hindi po natin maitatanggi ang mga iskandalo na nangyayari sa iba't ibang mga simbahan, mga kaso ng mga tinatawag na men of God,
taking advantage of members. And this has been happening for centuries. Isa po sa trending na balita ngayon ay ang kaso ng may-ari daw ng buong sanglibutan. Baka wala ka pang ID, sapagkat kailangan mo raw ang ID na meron niyang pirma para ikaw ay makapasok sa langit. Ayon po sa balita, pinagsasamantala niya ang kanyang mga tinatawag na pastorals. Allegedly forcing himself on minors sexually. Meron pong isang aklat ng title, No Limitanghere by Jose Rizal. Si Pia Alba, asawa ni Kapitan Tiago, siya ang ina ni Maria Clara. Sa papel ay si Kapitan Tiago ang ama ni Maria Clara, ngunit ang katotohanan, si Pia ay ginahasa ni Padre Damaso. What's more tragic ay namatay itong si Pia dahil sa panganganak kay Maria Clara. Padre Damaso lustfully took advantage one of his sheep sexually. At akala niya walang makakalam, pero ngayon, lahat ng nakabasa ng Noli Metanghare ay alam na alam ang nangyari. Nilagyan niya ng pamagat ang kanyang aklat nito, Noli Metanghare, Touch Me Not. It is a Latin version. I believe sinasabi ng iba, ito daw ay kinuha niya sa John chapter 20 verse 17 na sinabi ng Panginoong Jesus kay Maria Magdalena, huwag mo akong hawakan. Ito ba'y nagtulak sa akin na mag-isip, ito ba ay merong double meaning? Hindi kaya ito'y ginagamit ni Rizal parang pangungusap ni Pia Alba para kay Padre Damaso? Nung panahon po ng pandemic, meron pong natala sa internet na article, Yuka News. Palibasa, mahirap ang pagkain, marami mga street dwellers, kasama na yung mga bata na minor ang pumipila para sa libreng pagkain. Pero sinasabi, ang sabi rito, the pandemic has brought an increase in the sexual abuse of children in the Philippines. Unfortunately, the number of priests convicted in the Philippines is zero. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hipuin. Ngunit alam mo ba na maraming mga lingkod ng Diyos, hinahawakan nila ang kanilang mga membro. Hinahawakan nila ang kanilang mga tupa ng merong pagnanasa. Kumusta ka na, sister? Sabay simpleng pisil sa kamay. Ano ang sabi ng 1 Corinthians 7:1-2? At tungkol sa mga bagay na sinulat ninyo sa akin, mabuti sa lalaki ay huwag humipo sa babae. Ang iba naman, kung hindi interesado sa babae, Bro, napapansin ko lumalaki yata ang iyong mga muscles. Pahawak nga. Ay, ang tigot! Alam niyo ba mga kapatid, ayon po sa pag-aaral, cases of rape that happened among minors, most often, the perpetrators are relatives and people always within the proximity. Ibig sabihin, kadalasan daw po yung mga kaso ng pang-aabuso sa mga bata, ang salarin ay kamag-anak at mga taong malapit doon sa bata. Sa isa pong article, Signs of a Sexual Predator,
Ang sabi po ay ganito, ang isang sexual predator ay kapansin-pansin sa interes na makisalamuha sa mga batang nasa elementarya, mga kabataan mula edad 11 hanggang 13, at mga kabataan na nasa high school. Dagdag pa rito, ang paglalaan nila ng oras palagi nakasama ang mga bata at ginagawa ang hindi wastong mga kilos. Halimbawa, makikita sa kanila ang di normal na interes na makipaglaro sa mga bata gaya ng pakipaghamagan, pangingiliti, paghalik o pagyakap. At pang-apat, sinasummarize ko na lang po, sinusubukan nila kung hanggang saan sila pwede. Uumpisa nila sa pasimpleng hawak sa likod, kamay o binte hanggang sa ito ay lalala at hahawak na sa hita malapit sa masahilang bahagi, sa dibdib mismo o direkta ng hihipuan o hihimasin ng labag sa loob o walang paintulot ang biktima. Mga kapatid, tandaan po natin, sila po yung mga eksperto at gumugol na maraming taon sa pag-aaral ng mga profile ng mga sex offenders. So naintindihan nila kung paano mag-isip, gumalaw at gawi ng mga sex predator. Kaya kapag tayo po'y nakakapansin ng isang taong masyadong malapit sa mga bata, better safe than sorry, let these signs serve as a red flag and be aware. Tandaan po natin mga kapatid, tayo po ay mga pastol at ating pong tungkulin, naingatan, pangalagaan ang ating pong mga kawan. Can we say amen? Mabuti sa lalaki, huwag humipos sa babae. Kaya mga kalalakihan, huwag po nating kakalungin ang isang batang babae sa ating pong kandungan dahil hindi po lahat ng mga magulang ay natutuwa sa ganyang bagay. Huwag kang yayakap at lalong huwag mong hahagkan ang isang bata. You have no permission to do that. 1 Peter 5:2, pakitunguhan mo ng may lubos na kalinisan ng mga kabataang babae na tulad sa iyong mga kapatid. Kaya bilang mga pastol ng ating kawan, tayo po ang numero unong tagapag-ingat ng ating mga tupa. Tayo po ang tagapagtanggol ng mga mahihina, walang kakayanan. Tayo po ang ama at tayo po ang magsisilbing bantay. Hindi po yung mga politiko. Nakita na po natin sa mga kaso sa Senado, ang nangingibabaw ay interes nila. Kaya kung meron pong tagapagtanggol ng mga mahina, tagapagtaguyod ng katotohanan, haligi ng katwiran at pagiging pantay, kampyon ng mga mahirap at mga walang magagawa, tagapagtanggol ng mga kabataan, walang iba kundi ang mga lingkod ng Diyos. Can we say amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Pangalawa, when shepherds flees the sheep. Kapag ka binabalahibuhan ng mga pastol ang mga tupa. January 24, 2024, natala po ang isang balita na isang pastor sa Amerika ang nagbulsa ng 1.3 million sa pamamagitan ng pangloloko. Ang sabi po ay ganito, isang pastor sa US ang nagbenta ng walang halagang cryptocurrency sa kanyang mga miyembro at ibinulsa. Ang halagang 1.3 million na ginamit, ang ilang bahagi nito ay ginamit upang pagandahin ang kanyang bahay. Ipinilit niya nang siya'y tinanong. Ginawa lamang niya ito dahil ito daw ay utos ng Diyos sa kanya. Naharap sa aligasyon ng pangloloko, si Pastor Regalado ay pinagtibay na ito daw ang iniutos sa kanya ng Diyos. Sinasabi na ginugol ng mag-asawang ito ang pera sa samot-saring mamahaling mga gamit gaya ng Range Rover, alahas, mamahaling mga LV siguro, mga pamamasyal, at naharap sa legal na usapin sa lugar ng Denver,
Bigla tuloy ako may naalala, yung last Air Denver. Inamin niya na maaaring nagkaroon siya ng di malinaw na usapan nila ng Diyos. Pakinggan niyo pong mabuti. Wika niya, pinanghawakan namin ang kanyang sinabi. Kaya nagbenta kami ng cryptocurrency ng walang kasiguruhang kikita. Alinman sa hindi ko malinaw na naintindihan ang kanyang sinabi, o baka naman hindi pa siya tapos dito. Sa lumang tipan, isang propeta ng pangalay Eli ay hindi na nakakadinig ng maliwanag buhat sa Diyos. Ilang beses narinig ng batang si Samuel, ngunit sa ang propeta, wala. Sa dinami-dami ng tao na dapat ay makarinig ng malinaw ng tinig ng Diyos, walang iba dapat yung propeta. Pero lumalabas na si propeta Eli, he was not in tune anymore in the frequency of heaven. At isang bagay po ang sigurado, kung hindi ka na nakatono sa mga espiritual na dako, nakaugday ka na sa mga karnal at pisikal na dako. Sapagkat kung ating iisipin, piniyagan niya ang mga malalaswang bagay na maganap sa kanyang nasasakupan nang hindi niya sila chinastize o sinipa, pinalayas. It is an indication he is out of tune in the very nature of God, which involved holiness and purity. Hindi ko po sinasabing ganito ang gawin ninyo, pero nung yung pong aking mga anak ay nakatira sa amin, alam niyan, andyan si Jimbo ngayon, ilang beses ko yung pinalayas sa bahay. Maaring iba-iba po tayo. Pero ngayong siya'y malaki na at na-save siya after 2 years. Ngayon niya na-realize, sabi niya, Papa, salamat. Alam ko tama pala yung ginawa mo kung bakit ka ganon. Ang sinasabi ko ngayong maga, sapagkat kung ang Espiritu ng Diyos ay nakay Eli, gagawa siya ng mas mabigat na hakbang. Ngunit ang sabi nga rito, Eli, just rebuke him softly. At dahil dito, ang Diyos ay nagalit kay Eli. 1 Samuel 2:29, bakit pinag-iinteresan pa ninyo ang mga handog na para sa akin? Bakit mas iginagalang mo pa, Eli, ang mga anak mo kaysa sa akin? It was a sad day for those people that Prophet Eli is shepherding. A very sad day when the only man that could lead them to where the direction God wants them to be fails to hear the voice of God clearly. Tandaan po natin, it was 40 years, 40 taon ng mga tayo lumalapit sa kanya, humingi ng direksyon, naniniwala sila ang Diyos ay sumasalalaking ito. But at this point, the presence of God had left him. What a very sad ending for this prophet. Isang mama na nag-umpisa ng tama, isang lalaki na ginamit ng Diyos sa makapangyarihan, he personally saw and experienced the power of God, yet at the end of the road, the presence of God left him. May God have mercy on us. May God have mercy on churches that we, as prophets of this generation, is not in tune anymore in the frequency of heaven. Kung hindi na po tayo nakakatanggap ng revelation galing sa Diyos, huwag nawang ipahintulot ng Panginoon. Huwag nawang ipahintulot ng Diyos ng inyong mga pastor ay hindi na nakatono sa frequency ng kalangitan. Sa palagay mo, ang iyong pastor ay nakatono pa sa talapihitan?
ng kalangitan? Ano sa palagay mo? Pastor, hindi ako mapalagay. May God have mercy on us, prophets. If the presence of God has left us, it will be a very tragic day for people that we minister. How can we declare, thus saith the Lord, when in fact it isn't? You are not hearing from God anymore. The reality of it was, thus saith me. There will be no rain to refresh the people. There will be no manna that will came down from heaven. Those that hunger and thirst for righteousness will not be filled. There will be no feeling of hungry hearts. Those that thirst shall not be quenched. Ang mga puso, hindi maihipo. Ang mga puso, hindi mababago. Mind will be fed only with information. Your words lack the anointing, and when there is no anointing, there will be no deliverance. Kaya tayo po bilang mga propeta ng Diyos sa henerasyong ito, kailangan nating makadinig buhat sa Diyos. Sapagkat maliban na tayo makapakinig mula sa Diyos, ang ating mga pangangaral, yan ay magiging salita lamang ng tao at hindi salita ng Diyos. Ang ipapakain natin sa tao ay karunungan ng tao at hindi karunungan ng Diyos. Deuteronomy 23:16, huwag kayong maniniwala sa sinasabi ng mga bulaang propetang ito, pinapaasa lang nila kayo sa mga kasinungalingan, hindi galing sa akin ang mga sinasabi nilang pangitain, kundi sa sarili nilang isipan. Kaya kapag ang ating pinapangaral ay hindi na salita ng Diyos, kundi salita ng tao, wala pong conversion na magaganap sa kalagitnaan. Kung yung pong ating karunungan at hindi na karunungan ng Diyos, if we are giving people our knowledge and not the wisdom of God, there will be no deliverance. People will not experience the saving power of the gospel. And people will not experience the glorious experience of salvation. Alam niyo po, pagdating sa kaso na ganito, naalala ko si Propeta Balaam. Ito po kasi si Haring Balak ay masama ang balak sa bayan ng Israel. Numbers 22:16, ito ang pinapasabi ni Balak na anak ni Zippor, huwag mong payagan na may humadlang sa pagpunta mo rito. Babayaran kitang mabuti at gagawin ko ang anumang gustuin mo. Sige na. Pumunta ka na rito at sumpain ang mga taong ito para sa akin. Pero sumagot si Balaam sa kanila, kahit na ibigay pa ni Balak sa akin ang palaso niyang puno ng pilak at ginto, hindi ko magagawang suwayin ang utos ng Panginoon na aking Diyos kahit na sa malaki o maliit na bagay. Pero verse 19, pero rito lang muna kayo. Matulog ngayong gabi, katulad na ginagawa ng iba ninyong mga kasama, dahil baka may iba pang sabihin ang Panginoon sa akin. Alam na alam ni Propeta Balaam ang tinig ng Diyos at paninindigan ng Diyos. There is no compromise. But Prophet Balaam were corrupted because of the enormous gifts that were presented to him. Or is it more appropriate to say the monstrous greed in his heart came out from hiding when gain were offered? Although marami ang hindi tuwa sa taong ito, pero ang sabi na isang lalaki, money and success don't change people. They merely amplify what is already there. Yun daw salapi at tagumpay, hindi raw niyang binabago ang ugali ng tao, pinalulutang lang nito ang nakatago. Anong sabi po sa 1 Peter 5:2? Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo, na magsigamit kayo ng pagpupuno
na hindi sa pilitan, kundi may kasayahan na ayon sa kalooban ng Diyos na hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi dahil sa handang pag-iisip. Tinignan ko po sa ibang salin sa uling part, ang sabi ganito, hindi dahil sa napipilitan lang kayo o dahil sa may hinihintay kayong kapalit, kundi dahil sa nais talaga ninyong makatulong sa kanila. Tinignan ko po ang isang salin, gawin ninyo ito hindi dahil sa pag-ibig sa salapi, kundi dahil sa pagnanais na maglingkod. Maniniwala ka ba? Merong mangilan-ngilan na nakapapasok sa ministry na ang layunin ay hindi maglingkod, kundi meron siyang sariling interes. Meron silang ibang motibo. Tayo po bilang mga pastor, kadalasan inaakusahan tayo matatakaw na aso. Na tayo daw mga pastor ay wala ng habol kundi pera ng tao. Alam niyo po, sa tuwing narinig ko po yan, ako po'y nasasaktan. Sapagkat ako po'y isang pastor at alam ko na yan po'y hindi totoo sa pangkalahatan. Hindi ko na po gagamitin ang aking sarili sapagkat yan po'y self-serving. Ngunit marami po akong mga kaibigang pastor na tiniis ang napakatinding hirap. Walang makain, itinaya ang kinabukasan ng pamilya, ng mga anak, para lamang sa ministeryo at ipangaral ang ebanghelyo. Mahal ko po ang bokasyon na ito na aking pinili. At ibinigay ko po ang aking buhay, binigyan ako ng Diyos ang pribileyo. Dahil naniniwala ako na ito ang pinakamataas sa pagtawag, responding to the Great Commission. Isinuko ko po ang aking makalupang pangarap, pinili ko ang landas sa ito, at ako'y nasa landas sa ito ng lampas 3 dekada na, at ako'y masaya, hindi ako nagkamali na ito ang aking naging desisyon. Pero sa totoo lamang, pag minsan yung pong akusasyon na yon ay totoo. Dahil nakakarinig tayo ng mga pastor na walang patumangga na ginagamit ang pondo ng simbahan para sa kanyang marangyang paraan ng pamumuhay. Nakakarinig din tayo ng mga pastor sangkot sa sexual relationship ng isang babae may asawa mismo sa loob ng simbahan. At nakakarinig din tayo ng mga pastor nagkakaroon ng sexual na relasyon sa mga boys. Sa loob ng simbahan. Nakakarinig din tayo ng mga pastor na inaabuso ang mga kabataang babae. Bago po ako pumunta rito, meron po ako narinig na kwento. Isang pastor, inaabuso niya yung kabataan, inumpisahan ng edad 16 anyos. Noong edad 20 na, hindi na niya matiis ang kababuyan na ginagawa sa kanya ni pastor. Tumakas siya. Sabi ng isang kapatiran na kanya na pagsumbungan, kung ako sa iyo, umalis ka na rito. Tumakas ka na. Dinadala pala siya ni pastor sa malayong lugar. Alam ko, kilala ng iba sa inyo yung tinutukoy ko. Alam ko, merong mga kapatirang babae na masyadong malapit sa pastor. Patapik-tapik. Pakurot-kurot. Nagbibigay pa ng mga komplimento. Pogi talaga ni pastor. Maaring wala silang intensyon, pero mga kapatid, mag-ingat tayo. Dahil pwedeng gamitin yan ni Satanas at maging iba ang dating sa pandinig ni pastor. Kaya pakiusap sa ating mga sisters, please refrain from giving such compliments. At pakiusap sa ating mga sister,
pakiusap lang, huwag yun ang kurutin si pastor. Alam ko nanggigigil ka. Kung sinabi po ni Haring David, touch not the anointed of God, meaning do not do harm. Huwag mong gagawa ng masama o ipahamak ang lingkod ng Diyos. Sasabihin ko ngayong umaga, huwag mong hawakan ang lalaki ng Diyos. Huwag mong ipahamak ang lalaki ng Diyos dahil sa iyong pagkurot-kurot, pagpisil-pisil at paghawak-hawak. Bagamat naniniwala ako, totoo ito, si Satanas ay nagpapadala sa mga simbahan ng mga Pocahontas at ng mga Cinderella para ibagsak ang lingkod ng Diyos. Kaya propeta ng Diyos, take heed. Watch yourself and be vigilant. Narinig ko na po ito matagal na, hindi ko alam kung gaano katotoo, kayo po ang magpasya. Sabi kasi daw nila, kahit hindi ka raw kagwapuhan, pag ikaw ay tumatayo sa unahan, gwapo ang tingin ng mga tao sa iyo. Pero ang tinutukoy ko po ngayong umaga, sexual abuse do happen. And this is happening right in the house of God. The supposedly safest place on planet Earth, grooming is taking place. Alam niyo po yung grooming na tinatawag, ikinukondisyon, inihahanda yung bata, yung babae. In case you are tempted to do this, please remind yourself 1,000 times, you are a man of God. If in case currently you are entertaining it in your mind, I appeal to you with humility as myself is prone to it, refrain from it. If in case you are currently grooming someone in the house of God, kung sakali na ikaw ay meron ng pinupuntirya, kinukondisyon. Anak, ito ang baon. Hindi ka ba binigyan ng nanay mo? Ito isang daan. Pastor, salamat po. Huwag kang mag-alala, may kasun pa yan. Mga kapatid, as a fellow minister of the gospel, I humbly appeal to you, stop it. Tigilan mo na yan. Tinawag tayo upang protektahan ang mga tupa sa lahat ng sandali at pagkakataon. Tinawag tayo para ibigay nga ang ating buhay sa kanila kung kinakailangan. We are called to protect the ships at all cost. We are called to lay down our life if necessary. Kung kailangan. If there is someone that they can run to, it is us, men of God. Kung meron pong pinakang ligtas sa dako, sa balat ng lupa, walang iba dapat kundi ang tahanan ng Diyos. Kaya nga tayo tinawag na watchmen. We were commissioned to watch the flock over predators. We need to be watchful over our flock. Sapagkat sa tuwi-tuwi na, merong mga lobo na pumapasok sa ating kawan. Nagpapanggap na sila interesado, pero ang totoo, interesado lang sa isa sa iyong miyembro. Shepherds are not meant to devour their sheep. Shepherds are not meant to take advantage the sheep in all manners and form. Huwag mong uutangan ang iyong membro. Yan ay no-no. Yan ay very big no-no. Sapagkat kapag ka inutangan mo ang iyong membro, mawawalan ka ng dominion sa loob ng simbahan. Never take advantage of them sexually, never take advantage of their labor. Brad, punta ka sa bahay ko, linisin mo yung kural ng aking baboy.
discipleship yan. Totoo po yan, na-experience ko yan. Huwag mong abusuin ang kalang kabutihan. Huwag mong abusuin ang tiwalang ibinigay sa iyo. Maging pagpapala ka sa kawan na ipinagkatiwala sa iyo. We are supposed to protect the sheep and not quarrel with them. We are supposed to defend the sheep against predators and not to drive them away. Tayo po itinalaga upang ating ipagtanggol ang mga tupa at hindi para makipag-away. Tayo po itinalaga ng Diyos upang ipagtanggol ang mga tupa at hindi upang sila'y itaboy. Naintindihan ko, meron kasing mga tupa na nangangagat, nanunuwag ng mga pastol. But we are called to love the unlovable. We are called to reach the unreachable. Understand those that are difficult to be around. Remember that we are shepherds and we are not butchers. Tayo po yung mga pastor, hindi po tayo mga matadero. Hello! Kapag ang sheep ay sick, we apply the oil of healing. We make sure the sheep are fed. We give them the utmost care, love that we can give. Pastor, you wonder why sheep in your fold live? Nagtataka ka, bakit may umaalis? Lumilipat? Baka kulang sa kain. Baka hindi nila nararamdaman yung aruga at kalinga. Baka wala na silang nararamdaman kundi bugbog, hataw. Baka hindi na nila pakiramdam na sila'y welcome dyan sa kawan mo. All they see on the pulpit is an angry bird. Hindi na shepherd eh, no? Angry bird. All they hear are the wrath of God ready and anytime to be poured out. I understand there are different reasons why sheep leave the fold. I myself have cases that they left the fold. I am shepherding. Pero alam ko naniniwala ka at alam mo ang aking sinasabi. Ikaw ba'y nakadalo sa isang simbahan na ang lahat na lang ng mensahe sa pulpito ay puro apoy at asupre? Na wala nang ginawa ang pastor kundi magbuga ng apoy. Wala nang ulan na magre-refresh sa congregation. Wala nang langis ng pagpapagaling na dumadaloy mula sa pulpito. Sheep come with different struggles in life. Family problem, financial woe, relationship problems, different weights that stresses them, and the world is too much for them. They are looking for relief in the house of God, and the last thing they need is to be stressed because of you. We do not need to beat them every worship service. Hindi natin sila kailang bugbugin ng bugbugin, tagain ng tagain. Sinuwag ka lang na isang kambing, pinagalitan na natin ang buong kawan. Hindi ko po sinasabing huwag mo silang ituwid. Pero ano ang sabi ni Ecclesiastes, may panahon para sa lahat ng bagay, a time to heal and a time to kill. Dahil wala ka rin kwentang bantay kung hindi ka, wala kang lakas ng loob na magtuwid. Ang ibig kong sabihin ngayong umaga, there must be a balance. The calling of a shepherd is a calling of giving your life for the sheep. It is a selfless calling. It is not about your ego. It is not about your hurt feeling. This is not about you. This is not about us. This is about the will of the Father. This is about the welfare of the sheep. The calling of a shepherd is a willingness to lay your life for the welfare of the sheep. And lastly,
tatapusin ko po ito sa loob ng 3 minuto. Kulang na yung oras ko. The need for a shepherd after God's own heart. Sabi po ng ating text, so bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban at nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. David was called a man after God's own heart. Perpekto ba si David? Hindi. Nagkasala si David. Siya'y pangkaraniwang tao na katulad mo at katulad ko. Literal na wala siyang ipinagkaiba sa atin. But what's as outstanding of him, aside from his generous character, was his willingness to give his life for the sheep. Sabi niya, mahal na hari, kapag ka nagbabantay ako ng aking kawan at may pumapasok na lobo, oso, akin silang pinapangahan. Ibig sabihin, handang mamatay si David para sa kanyang kawan. Hindi siya natatakot. Kahit isa lang yung tupa, handa niyang ipagtanggol at itaya ang kanyang buhay. Yan ang tunay na pastol. Anong sabi ng Mark 8:34? Pagkatapos sinawag niya ang mga tao, pati na ang mga tagasunod niya, at pinalapit sa kanya, sinabi sa kanila, ang sinumang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat unahin ang sarili. Dapat ay handa niyang harapin kahit ang kamatayan. Sapagkat ang nagangad na magligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Listen, aspiring pastors, disciples, if you are not ready to die in yourself, perhaps ministry is not for you. In ministry, it is you who will serve, not the other way around. In ministry, you will die a million times. And that is essential because unless the kernel falls to the ground and die, it will remain in itself. But if it dies, it will bear fruit. Dying of our old self is beneficial for us. Dying of our pride will benefit us. Masasaktan ka, makakasakit ka rin. Hindi ka maiintindihan. Pero gagawin mo rin ito sa iba. May mga tao magsasalita sa iyong likuran at may mga tao hindi mo rin maunawaan. You will be violated and there are times you will also violate someone unintentionally or intentionally with a question mark. Sasaksakin ka sa likuran, ipapako ka sa krus, hindi lang isang beses, maraming beses. Mga tao na akala mo kasangga mo, hindi pala. Kaya ang pagtataksil ay pangkaraniwan. Kung si Jesus nga ay pinagkanulo ng isa sa kanyang mga lagad, ang sabi ng ating Panginoon, walang alipin na mas mataas sa kanyang Panginoon kung ang Panginoon ay sumailalim ng mga pagtataksil. Hindi siya naintindihan, pinagduda ng kanyang layunin, siniraan, ipinako, maging handa ka sapagkat ang Panginoon, ang alipin ay hindi mas mataas sa kanyang Panginoon. This call is a calling of self-denial. It is a calling of others first before ourselves. And it is high time to regain back the dignity of the word pastor. We are God's representatives on earth. Ang kailangan ng mundong ito, hindi mga huwad, peke, plastic na mga politiko. Ang kailangan ng mundong ito, hindi mga bagong pagbubuwis upang mapabuti ang kalagayan ng ating mga kababayan. Ang kailangan ng mundong ito ay mga genuine na mga pastor na nagmamahal, nagpapalaga at handa na ibigay ang kanilang buhay para sa mga tupa. At sa pagtayo natin sa pinakang dakilang pastol na ating pagsusulitan, matagpuan niya tayo na karapat dapat at marinig natin ang mga kataga. Well done, my good and faithful shepherd. Enter into the joy of your Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon.
Sound. Sound. Bago po ang salita ng Diyos, pabalita po muna. Sa mga may sasakyan, L300 plate number 982. At sasakyan na may plate number na 814, Honda Wigo 1555, Bios BE 112A. Nakahara daw po sa gate ang inyong sasakyan at urgent po na mailipat yung inyo pong mga sasakyan. Ano po? So yun nabanggit, sasakyan nyo po yun, ay pakiayos na lang po. Okay? Hindi pa po yun pangaral. Okay. Una po, salamat po sa Diyos sa napakalaking pribilehiyo. Pagkakataon na maging bahagi po ng conference. Habang nangangaral si Pastor Rico, sabi ko, Pastor Rico, more. Ubusin mo na rin yung oras ko. Para. Ang ganda ng pangangaral eh. Okay, dahil nawa makapag-ambag tayo ng hamon, inspirasyon sa mga kapwa manggagawa, mga mananampalataya. Salamat din po kay Pastor Ernie, ang aking pong pastor, Sister Elaine, Pastor Boyet, sa inyo pong leadership, at sa mga taga-sariyaya. Amen. Kasama po natin sila ngayon. Ang ilan po yung nag-leave, nag-absent, nabigla na lang ako, nagawa po nila yon. Amen. Salamat sa inyong pagmamahal, sa mga ka-district, daughter churches. Amen. Salamat sa inyong panalangin. Joshua 11:23, yan po ang ating teksto ngayon pong umaga. At syempre sa aking asawa. Amen. Baka ako ang pangaralan yan mamaya ipagkatapos. Joshua 11:23. So Joshua took the whole land according to all that the Lord said unto Moses, and Joshua gave it for an inheritance unto Israel according to their divisions by their tribes, and the land rested from war. Gayon sinakop ni Josue ang buong lupain ayon sa sinalita ng Panginoon. Sabihin po natin, sinakop. At ibinigay ni Josue na pinakamana sa Israel ayon sa kanilang pagkakabahabahagi, sangayon sa kanilang mga lipi, at ang lupain ay nagpahinga sa pakikidigma. Tayo po muna ay sumaglit na yung muko at manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na ang iyong mga salita ay aming pumapagbulayan. Sangkapan mo po bawat lingkod. Gamitin mo po ang pangangaral na ito bilang tinig sa bawat isa po sa amin. Sa iyo pong papuri parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. According to world history, meron pong mga top conquerors. Amen. Ang kasaysayan po ng buong bansa o buong mundo. Ang number 2 po ay si Alexander the Great. He conquered 2.01 million square miles or about 517,997,622 hectares of land. At ang ilang pong mga bansa na nasakop ni Alexander the Great ay ang Greece, Syria, Phoenicia, Egypt, Mesopotamia, Persia, Afghanistan, Pakistan, and India. And number 1 po ay itong si Genghis Khan. He conquered 12 million square miles of land or about 3,107,985,732 hectares. It is 6 times larger than Alexander the Great. 6 na beses na mas malaki ang nasakop ni Genghis Khan. Countries like Russia, China, Korea, Southeast Asia, Persia, India, Middle East, and Eastern Europe. At sa Biblia, itong si Josue, ayon po sa pag-aaral, 31 to 33 cities ang na-conquer ng mga Israelites sa pangunguna ni Josue. And interesting po, mga kapatid, kung ano ang bagay na meron ang mga lalaking ito. What are their common ground? At ngayon pong umaga, ako'y naniniwala, ang mga lalaking ito ay may kakaibang puso. Amen. Because a man's heart, amen, can make a big difference of his situation and his destiny. Kung bakit po may fruitful at may fruitless, amen, may revival, dahil po may kinalaman ang puso ng tao. Ang ating pong tema ay more lands are waiting. Amen. What is missing? And I believe ang missing o ang dapat bumangon ay mga conquerors. Amen. At ngayon pong conference na ito, mga kapatid, hallelujah, makita nawa natin ang nakikita at nararamdaman at gusto ituro ng Panginoon sa atin eksakto sa pangangailangan ng ating pong panahon. Because there are times and seasons ng kakaibang pagkilos ng Diyos, and we should not miss the open doors.
Amen. Pag-uwi natin sa ating mga bayan-bayan, matransform ang ating puso. Ng puso katulad ni Josue na isang conqueror's heart. At yan po ang gusto ko pong ipangaral, puso ng isang mananakop. Amen. Number one, tingnan po natin, vision. Pangitain. Amen. Siya nga po pala, isa ito sa mga delikadong oras. Kaya yung patulog-tulog, walang merienda. Amen. At yung natutulog, papangit. Amen. So vision means a supernatural insight into things yet to happen. Angat kalikasang pananaw sa mga bagay na mangyayari pa lang. And Joshua is a man with vision. Amen. Si Josue ay isang lalaking may pangitain. Joshua chapter 5 verse 13. Amen. Ito po yung pangitain ni Josue. At nangyari nang si Josue ay malapit na sa Jericho, na kanyang itiningin ang kanyang mga mata at tumingin. At narito nakatayo ang isang lalaki sa tapat niya na may kanyang tabak sa kanyang kamay na bunot. Si Josue ay naparoon sa kanya at sinabi sa kanya, ikaw ba'y sa amin o sa aming mga kaaway? Sabi po ng Biblia, Joshua lifted his eyes and Joshua saw something. Amen. Isang lalaki, amen, na may tabak sa kanyang kamay. Amen. At yung tabak ay bunot. Amen. So ano po ang larawan o ano nakita ni Josue? Isang lalaking, amen, handang lumaban. Amen. Aleluya. Hindi po observer, hindi commentator. At may ipinapahiwatig ito kay Josue. Amen. Na kung saan ang pangitaing ito ay nagpapahiwatig kay Josue. Amen. At ang pahiwatig na ito ay galing sa Diyos ng mga bagay na kanilang dapat gawin. Amen. At ang pinakita ng nakita ni Josue sa pangitain, it is time to conquer, amen, the Jericho, o ito yung tamang panahon para pasukin at kubkubin ang Jericho. At yan nga po ang nangyari sa Joshua chapter 6. Amen. Na ipinakita ng pangitain, hindi dapat magmasid. Amen. Hindi dapat maupo lang, maliwanag na pinakita ng Diyos kay Josue. Ito ang tamang panahon para manakop ng mga lugar sa pangalan ng Panginoon. And I believe this morning, amen, ito rin ang pangitain na nakikita ng ating mga leaders. Amen. Nakita nila ang mga open doors. Amen. The right time. Hallelujah. Upang ang Asia, amen, ay ating sakupin sa pangalan ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Amen. How to unlock vision. Una, intimacy with God. Amen. Malapit na relasyon sa Diyos. Sa Joshua 5:13 na ating pong binasa, yung Joshua lifted his eyes. Amen. Ito po ay panalangin. Dito sa talatang ito, nananalangin si Josue. At pagkatapos ng kanyang panalangin, nakita niya ang pangitain. At ayon po sa pag-aaral sa Biblia, simula pa ng kabataan ni Josue, ay may malapit na siyang relasyon sa Diyos. Exodus 33:11, mga kapatid, ito po ang talata. At nakipagsalitaan ng Panginoon kay Moses ng mukhaan, gaya ng isang taong nakikipagsalitaan sa kanyang kaibigan. At siya'y bumabalik uli sa kampamento, datapot ang kanyang tagapangasiwang si Josue na anak ni Nun na may kabataan pa, ay hindi umaalis sa tolda. Ano ang meron sa tolda o tabernakulo? Amen. Itong si Moses, palagi doon sa tabernakulo. Amen. Nananalangin. Pero si Josue, hindi po siya Levita. Galing po siya sa tribe ng Ephraim. Amen. Pero itong si Josue, ang paborito niyang lugar ay ang tabernakulo. Ano ang meron sa tabernakulo? Bakit naglalagi doon si Josue? Sa tabernakulo, naroon ang presensya ng Diyos. At ang lugar na yon, mga minamahal, ang paboritong lugar nitong si Josue. Amen. Hindi basketball court. Amen. Hallelujah. Hindi ang cellphone ang paboritong lugar ni Josue. Ang kanyang paboritong lugar ay ang lugar kung saan bumababa ang presensya ng Diyos. Hallelujah. At ito po yung nagpapakita ng tunay na ugnayan ni Josue sa Diyos. Dahil wala na yung pastor niya sa kampamento, nananatili pa rin doon si Josue. Kasi maraming mga disciple, tunog pa lang ng sasakyan ni pastor,
alam na nila. At kapag umalis na si pastor, tapos na ang prayer. Amen. Pero iba po si Josue. Amen. Wala na ang kanyang pastor dahil marami pang ministry. Pero si Josue nananatili sa prayer room. Amen. Yan ang katangian ng may tunay na relasyon sa Panginoon. And I believe this morning, if you have intimate relationship with God, amen, the eyes of God will be your eyes. Amen. And God's ear will be your ear. Ang ganda na pinangaral ni Pastor Perry, naririnig mo ba ang hibik, ang iyak, amen, ng maraming mga tao na naghahanap sa ating Panginoong Jesus? Ako'y naniniwala, maririnig mo yan, makikita mo yan kung bukas ang iyong pangitain galing sa kalangitan. Hallelujah. At kung lahat tayo may ganitong pangitain, siguro lahat tayo po yung missionary na. Lahat po nang narito, pastor, na walang magpapatumpik-tumpik dahil narinig nila at nakita kung ano ang nakikita ng Panginoon. Palakpakan po natin ng Diyos. Hallelujah. At makikita mo rin, kapatid, more lands are waiting. Ikalawa, what unlocks vision, good relationship to your spiritual mentor. Amen. Ito po ang nakita ko kay Josue. Amen. Isang father and son relationship. Joshua chapter 1 verse 1. Nangyari nga pagkamatay ni Moses na lingkod ng Panginoon, na ang Panginoon ay nagsalita kay Josue na anak ni Nun na tagapangasiwa ni Moses na sinasabi. Ano po ang sabi ng Biblia? Amen. Si Josue ay tinawag na Moses minister. Totoo po yung pangangaral kanina. Huwag natin gamitin mga disciples sa personal nating mga usapin. Pero dapat turuan natin ang mga disciple na maging responsibilidad na naglilingkod sa Diyos. Amen. At ito si Josue. Amen. Ang sabi ng Biblia, Moses minister. Ako'y naniniwala, bago mo pagkatiwalaan ng isang tao, may maganda kang relasyon sa kanya. Amen. At ang sabi ng ESV, translation, assistant or aid or helper, Josue is willing to do lowly tasks. At simula pa ng kabataan ni Josue, amen, makikita natin, kasama na siya ni Moses in critical moments of ministerial or in ministry of Moses. Yung pagsampa sa bundok upang tanggapin ang Ten Commandments, naroon si Josue. Exodus 24:13. At nung nagalit si Moses, dahil pag nakita niya, nagtitiktok yung mga Israelites. Nagtitiktok. Nagalit si Moses at nakita rin yun ni Josue. At nakita rin ni Josue na inihagis ni Moses ang dalawang tapyas na bato. Amen. Pero hindi pa rin niya iniwan si Moses kahit nakita niya ganito pala magalit si Pastor Moses. Nagahagis ng bato. Amen. Nagahagis ng gamit. Amen. Sa Battle of Rephidim, ano po ang role ni Josue? Ground commander. Amen. It is not just mentor and mentee relationship. It is father and son relationship. Amen. Mga kapatid, ngayong umaga, vision can be cast and be catch. Amen. Ang pangitain pwedeng maipasa at pwedeng masalong. Amen. Nagkakaroon tayo ng pangitain dahil pinapasa ito ng ating mga leaders. At ngayong umaga, dapat natin itong masalo, lalong-lalo na mga katulad kong mga bagong pastor, batang pastor, we should catch the vision of our fellowship. Amen. Hindi tayo sumali dito para mag-imbento, gumawa ng panibagong programa. Narito tayo para saluhin ang pangitain ng kapulungan kung saan tayo naroon. Hallelujah! Yung church vision, mga kapatid, hindi lang po dapat ito naka-imprenta sa karatula. Naka-display. Amen. Ako'y naniniwala, sa mga, lalo-lalo sa batang pastor, nakatulad ko mga bagong pastor, dapat ito'y nakatatak sa ating mga puso. Na kung anong ginagawa ng ating mga leaders, amen, darating ang panahon o nasa panahon na tayo, dapat gayahin natin ang kanilang mga ginagawa na paglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah. Dahil narinig ko kay Pastor Boyet, may karatula ng patterns pero hindi patterns ang ginagawa. Hindi gumagawa ng alagad, hindi nananalangin, walang pangitain, magtanim ng iglesia. Natanggap mo ba ang pangitain ng fellowship, kapatid? Hallelujah. Proverbs 22:28, huwag mong baguhin ang muhon ng lupa na inilagay ng iyong mga magulang. Sa franchising, mga kapatid, grounds for termination if you violate franchise agreement.
Pag ginawa mong tutubi si Jollibee, tatanggalan ka ng karatulang. Pag ginawa mong kulay itim ang logo ng Jollibee, bukas na bukas, terminate na ang franchise agreement. Tapos na. Amen. Hallelujah. Kung kaya dadalawin tayo ng mga leaders, mananatili kaya ang karatula. Amen. We cannot catch the vision without submission. Amen. Paano mo masasalo ang pangitain kung malayo ka sa iyong pastor? Hindi dumadalo ng pastor's meeting, discipleship conferences. Amen. Kung hindi tayo dumadalo ng mga nitong gawain, huwag tayong umasa na matatanggap natin ang pangitain. Amen. At kung hindi ka dumadalo, anong pangitain ang meron ka? Amen. We are Pentecostal Church, mga kapatid. Dapat sa prayer, Pentecostal. Pagpupuri, Pentecostal. Pagpapahalaga sa panalangin. Amen. Paghuhubog ng mga alagad. Pag-send out. Amen. Hindi dapat mawala ito because this is the distinctive mark of our fellowship. Amen. Ang nakakatakot ay ang mawala sa pangitain. Amen. Sa mga may submission issue, kung matutunan mo lang i-honor ang God's appointment, makakaranas ka ng breakthrough. Amen. Hallelujah. Naranasan po namin ito sa Sariaya. Ang Lucena nakatanggap po ng pledge na 1 million. Kinabukasan ang Sariaya nakatanggap ng 100,000. Amen. Hallelujah. Yung pala yung sikreto. Amen. Hallelujah. Hindi mo kailangan magpagwapo dito sa unahan. Mabulaklak na salita. Amen. Ang kailangan natin tamang espiritu at pagpapasakop sa mga leaders na inilagay sa atin. Amen. Huwag nang itaas ang kamay ng may submission issue. Amen. Hallelujah. Dahil kung nagpapasa ilalim ka sa kapamahalaan ng isang spiritual mentor, you will receive a double portion of anointing. Amen. May Elias o may Eliseo, dahil may nagpasakop siya kay Elias. May Josue, dahil may Moses. And may Timothy, dahil merong Pablo. Kung magkakaroon ka lang ng magandang relasyon sa iyong mother church, sa mga leaders, dadaloy ang pagpapala mula sa mother church, amen, hanggang sa iyo na isang daughter church. Na-appreciate ko po ang ating mga leaders, amen, kung paano nila inihahanda ang next generation ng mga pastor. Narinig natin sa pangangaral kung paano pinapahalagahan ang prayer, exampleship, at yung kanila pong testimony. Amen. Ito po ay pagpapakita, mga kapatid, na we have godly leaders na dapat pong tularan. Amen. Ikatlo, faith. Pananampalataya. Numbers 13, verse 33, mga kapatid. Ito po yung pinadala na ang 12 tiktik upang tiktikan ang promised land. At sa Numbers 14, verse 9, ang 10, nakita nila ay mga higante at nakita nila ang mga kanilang sarili bilang isang tipaklong. Pero ang nakita ni Josue, nang tiniktikan nila ang promised land, amen, ay isang tinapay. Yung po palang sinabi ni Josue ay Aramaic idiom or idiom means very easy to conquer. Hindi pala ito literal na tinapay na nakita ni Josue doon sa promised land. Ang ibig sabihin ay isang idiomatic expression. Kayang-kaya nating sakupin yan. And this morning, if you have faith, hindi tipaklong ang makikita mo sa buhay ng mga kabataan. Hindi tipaklong ang kapwa mo manggagawa. Hindi tipaklong ang makikita mo sa miyembro. Hindi tipaklong ang makikita mo sa iyong sarili. Hindi tipaklong ang makikita mo sa bayan kung saan ka naroon. Amen. Ang makikita mo kung ikaw ay may pananampalataya ay isang tinapay. Ang iyong lugar, ang mga tao, amen, gagamitin ng Diyos at makukubkob mo, masasakop ang isang lugar sa pangalan ng Panginoon. Amen. Pastor, anong tingin mo sa kabataan sa iyong iglesia? Nandiyan na naman ang mga patinapayin, mga pakapihin. Nariyan na naman ang mga gastos ng church, expense, liabilities, not assets. Amen. Mga kapatid, hindi po ang lakas ng henerasyong ito ay mga kabataan.
Amen. Ito po'y nadadama ko sa sariyaya. Amen. Kapag sila'y naturuan, nasangkapan, napuspos ng banal na spirito, ang mga kabataan, hindi mo na kailangang utusan. Alam nila ang kanilang gagawin. Ipapangaral nila ang ebanghelyo. Mag-aakay ng kaluluwa. Magiging katuwang ng kanilang pastor. Bakit tipaklong ang tingin mo sa kanila? Amen. Amen. Sa mga nililigawan din, dapat may faith kayo eh. Kasi kung wala kayong faith, yung nanliligaw sa inyo, baka makita nyo mukhang tipaklong. Amen. Through faith, you can turn giants into bread. And I declare by faith this conference, or after this conference, makikita mo ang potensyal ng mga tao sa iyong simbahan. Makikita mo ang potensyal ng iyong sarili. Makikita mo ang potensyal ng iyong bayan. Makikita mo kung ano ang kayang gawin ng Panginoon. Hallelujah. Dahil po sa pananampalataya, mga kapatid, amen, naniwala si Josue sa salita ng Diyos. Sa Joshua chapter 6 verse 2, ito'y pangako ng Diyos. Basahin po natin. At sinabi ng Panginoon kay Josue, tingnan mo, aking ibinigay sa iyong kamay ang Jericho at ang hari niyaon at ang mga makapangyarihang lalaking matapang. Pangako pa lang ito, mga kapatid, pero pinaniwalaan ni Josue. And because Joshua believes in this promise na salba ang future ng higit 2 milyon ng mga Israelites sa kanyang pangunguna. Gaano kaya karaming tao ang makakapasok sa kanilang promised land kung tutugon ka lang sa panawagan ng Diyos? Amen. Hallelujah. Gaano kaya karaming mga tao sa bansang yaon, amen, sa bayan na yon, sa probinsyang yaon, sa syudad na yon, ang makakapasok sa promised land kung maniniwala ka, amen, sa sinasabi ng Panginoon na ito na ang tamang panahon para manakop ng mga lugar. Amen. Ang history po ng United Arab Emirates, nung maraming mga taon na nakalilipas, UAE saw, or many people saw UAE as a plain desert. But Sheikh Mohammed saw different. Mula sa disyerto, nakakita siya ng world best healthcare, global hub of innovation, center of human well-being and happiness. At pagkatapos nga lang po ng ilang mga taon, naitayo ang Burj Khalifa, Palm Jumeirah, and Dubai Metro. These are the symbols of his vision brought to life. At sinabi po ni Pastor Mark Olson, he who is good at making excuses is good at nothing else. Kapatid, hindi problema ang mga tao. Hindi problema, mga kapatid, hallelujah, ang lugar kung saan tayo naroon. It is the issue of vision. Amen. Ikalawa, tingnan po natin, mga kapatid, courage. Tapang. Ito po ang isang heart of a conqueror. Lalaking o lalaki at babaeng may tapang. Joshua was a man with courage. And it is God who command Joshua to be courageous. Marami mga talata sa Biblia na inuutusan ng Diyos si Josue na magpakalakas at magpakatapang. Deuteronomy 31:6-7, 31:23, and Joshua chapter 1:6-9. Anong mensahe ng Diyos? Magpakalakas at magpakatapang. Sabi mo sa iyong katabi, magpakatapang ka. Amen. Bakit ganito ang sinabi ng Diyos? Amen. Dahil gusto ng Diyos, mga kapatid, makasabay si Josue sa pagkilos ng Diyos. Amen. At ako'y naniniwala ngayong umaga, makakasabay tayo sa ginagawang pagkilos ng Diyos kung meron po tayong tapang. Amen. Dahil ang Diyos ay hindi pa tapos sa ating panahon. God is still operating in supernaturals. Amen. Kagalingan sa mga may karamdaman, pagpapalayas ng demonyo, saving souls, domestic and international. At ngayong umaga, dapat tayong makikooperate sa gusto gawin ng Diyos. There are spiritual victories happens only when we cooperated by God. Sa pagpapalayas po ng demonyo, mga kapatid, akin pong naranasan,
at nakita na kung takot ka pala na haharap sa demonyo, pagtitripan ka ng demonyo. May mga kasama po akong disciples, nag-cast out po kami. Ako na yung taga-cast out, ako pa rin taga-kapit. At habang nagka-cast out yung isang disciple na kasama ko, palayo siya ng palayo. Tinignan siya ng demonyo. At sabi sa kanya ng demonyo, "You look scared." Kaya pala mga kapatid, ganito kapag takot ka, amen, na humaharap, amen, sa demonyo, pagtitripan ka niya. Amen. Sino gusto makapagpalayas ng demonyo? Kailangan mo ng tapang. Amen. Tapang na panghawakan ang authority, dominion, and power ng ating pong Panginoong Jesus. Hallelujah. Mahirap nga palang pagtripan ng demonyo. Ini-English. Amen. Yung ikalawa namang pagkakataon, makapag-cast out kami ng demonyo. Sa sobrang takot naman ng disciple, mababali yung braso ng poses. Ang sabi nung kamag-anak, "Kuya, tama na po. Mababali na po yung braso ng kapatid ko." Eh, ganyan talaga sa una. First time eh, first time. Lahat naman tayo dumating sa first time, mga kapatid. Relax lang, relax lang. Ninervyos eh. Maganda, sinasama natin disciples sa mga ganong larawan. At yung panghuli naman, pinatawag po tayo, kaysa naman albularyo ang tawagan, edi pastor na nga. May naka-video. FB Live yata yun o video lang. Naroon ang albularyo, naroon ang mga marites. Dami. Tapos ang bungad po ng poses, pagdating po natin, "Hindi mo kami kaya. Madami kami." Diba? Pag sa salita pa lang yun, kapag natakot ka, mawawalan ka ng pananampalataya. Pero dahil sa Facebook Live, hindi, biro lang po. Pero dahil doon sa tapang, amen, na natrain tayo mula disciple, na nakita natin sa ating pastor, amen, sa pangalan ni Jesus, amen. Hindi isang beses, marami mga kapatid, bumulag tayong poses, sumuka, at pagkatapos, "Nasaan ako?" Sabi ng poses, "Nasaan ako?" Pinalaya ng Panginoon. Hallelujah! Mga kapatid, ang lalaki at babaeng may tapang, hindi po takot humawak ng responsibilidad. Ito ang nakita ko kay Josue. Amen, Joshua chapter 1 verse 2. Patay na si Moses. At sinabi ng Diyos, "Ngayon nga'y tumindig ka, tumawig ka sa hordang ito, ikaw at ang buong bayang ito." Hindi po tumanggi si Moses o si Josue sa responsibilidad na ibinigay sa kanya ng Diyos. Ito ang tunay na lalaki. Hindi takot humawak ng responsibilidad. Sabi po na isang quotation, "Real man is someone who handles responsibilities and take care of all responsibilities." Marami po kasi sa mga lalaki ngayon, matapang lang sa salita. Amen. Hallelujah. At sa mga lalaking narito, huwag mong ipakita ang bilang ng kachat mong babae na subaybayan mong NBA Finals, kilala mong mga NBA player, mga mapanakit mong sandata. Ipakita mo sa akin ngayong umaga ang responsibilidad mo sa loob ng simbahan. At huwag mo na rin i-post ang with honor mo, with highest honor, kung sa simbahan ay hindi ka maasahan. Hallelujah. Saan kayo humuhugot ng lakas ng loob? Amen. Pag teacher ang tumawag, boss ang tumawag, "Yes sir, yes ma'am." Pag paghayo, "Saka na lang po pastor. May project? May laro ba?" Amen. Glory to God mga kapatid. 17 years old, naligtas po ako. 2007. After 6 months, in-encourage ako ng aking pastor na mag-Sunday school teacher. And after 1 year, kapag may revival siya, tayo po na pagkakatiwalaan ng gawain. Tatawag na lang po siya, "Brother,
Ilan ang attendance? May napuspos ba? I-re-report ko po yun. Pero darating po pala ang panahon, ang pinagkatiwalang ministry ng aking pastor ay ministry na iti-take over ko. Amen. Hallelujah. Kaya, mga disciple, amen, huwag kayong matakot sa responsibilidad. Yan ay paghahanda sa inyo, sa inyong destiny. Amen. Hinuhubog tayo ng ating mga pastor. Alam niyo po, marami lang mga may anak ngayon pero hindi tunay na lalaki. Tumatakbo sila sa responsibilidad. Amen. Ikalawa, a man with courage respond to his conviction. Bilang successor ni Moses, ako'y naniniwala, it is not man's will. It is God's will. Amen. Ang tunay na matapang tumutugon sa tawag ng Diyos. And God's calling is urgent calling. Sa opisina, kapag may tatak ng urgent, lalo na sa government offices, it means priority. And to save souls is priority. Amen. Tinatakan ito ng Panginoong Jesus bilang urgent. Hallelujah. Ibig sabihin, dapat tayong magmadali. Amen. Wag nang magpatumpik-tumpik. At ako'y naniniwala si Josue talaga ay matapang. Dahil sinabi niya sa Joshua 24:15, as for me and my house, we will serve the Lord. Mga kapwa ko manggagawa, what if God says go and your wife says no? What if God says go and your children says no? What will you do in your conviction? Tanungin ko po muna si Mrs. Depende pastor sa kung anong sinabi ni Mrs. Babalikan kita pastor. Papaalam ko muna kay Mrs. Paano kapag pinagpapala na tayo sa ministry mga kapatid? May lupa na, may building na, may mga disciples. Are we willing to go? Amen. Salamat po sa Diyos. Nung nakapag-launch out po ang Sariaya, humingi po ako ng confirmation kay Lord. Kapag sinabi nitong itatanong niya kay Mrs., ay hindi pa ito. yun yung... Pag sinabi nitong itatanong pa kay Mrs., magpapaalam kay Mrs., hindi ito, hindi. Pero nung tinanong ko, Pastor, mula pa lang nung unang gabi ng conference, kinausap ako ng Panginoon, nararamdaman ko ang tawag niya. Ako naman yung nagsabi, eh, kumusta yung misis mo? Alam niyo yung tugon? Pastor, ako nang bahala sa kanya. Oh, yan ang tunay na lalaki. Hallelujah. Amen. Kailangan ko lang po talaga mag-ingat sa salita dahil hindi po ito men's discipleship. Baka tayo ma-DA na dyan natin. Gusto ko pa sanang dagdagan, pero kailangan, kabig-kabig. Ano pong ginawa ng Diyos sa akin pinapatotoo? Mag-anniversary na po sila mga kapatid next week. Nag-attendance na sila ng average 30. Amen. At nag-double figure na ang kanilang income. Maraming mga himala. Dahil may isang lalaking matapang na tumugon sa tawag ng Diyos. Hallelujah. Tinapan natin ang katangian na lalaking may tapang, man of courage, does heroism. Gumagawa ng kabayanihan. At ito pong sinabi ng Hebrews 11:30, mga kapatid, sa pananampalataya ay nangalagpak ang mga kuta ng Jericho pagkatapos na makubkob na 7 araw. Amen. Ang ginawa po ni Josue ay matatawag na kabayanihan. Bakit po? Isa po sa kinonquer ni Josue, syempre sa pangunguna ng Diyos, ay yung tinatawag na unconquerable city, ang Jericho. In that or in this time, mga kapatid, ang Jericho ang may number one defense. Ang kanilang wall, amen, ay napakalakas ng depensa, walang makapasok. Amen. And ako'y naniniwala mga kapatid, sa lugar natin, may mga lugar na malakas ang strongholds. At sa Sariaya, salamat nakita ko ito.
meron pong tinatawag doon na pulong diablo. Amen. At salamat sa Diyos, mga kapatid, napasok po ito ng ebanghelyo. Ang nanay ko po ang kagawad doon sa lugar na yon. May nakadalo naman, pero wala pang nagpapatuloy. Pero sabi niya, anak, kagawad po siya doon sa lugar na yon. Hindi na pulong diablo ang lugar na yon. May ordinance, ito'y purok angel na. Amen. Hallelujah. Glory to God mga kapatid, siyempre naman. Ang tanong mga kapatid, mga disciple, mga pastor, sa loob lang ba tayo matapang? Dito lang ba tayo matapang? Gagaganyan tayo? Siyempre, hindi sila makakapalag. Tupa eh. Ba't di ka pumunta sa malakas ang strongholds? Amen. Mga disciple, minsan ang gusto nilang ang lugar kung saan gusto nilang mangaral, pulpito. Nakapag di na pangaral, nagtatampo. Napatayo, nagtatampo. Amen. Hindi ko malimutan, sinasabi ng ating pastor, ang tunay na ministry nasa labas. Nakakahiya, sama ko na ang sarili ko, tayo, kung dito lang tayo matapang. Bakit hindi ka pumunta? Siyempre, sa mga babae, may mga babae nga dito, ano? Siyempre, may kasama dapat kayo. Mga lalaki, ba't di tayo pumunta? Amen? Sa mga unconquerable sa ating mga lugar. At mangaral ng ebanghelyo. Isa pang intimidated o intimidation sa atin, ang laki ng bahay na yan. Hindi ako dyan mangangaral, malaki. Mga townhouses, magagandang bahay. Hindi po masama mangaral sa mga depressed area, ano po. Pero minsan nakikita ko yung Jericho sa atin, yung malalaking bahay. Nadya pa po ba kayo? Na minsan ito yung iniiwasan ng maraming humahayo. Huwag tayo dyan sa village. Hindi tayo tatanggapin dyan. Amen. Salamat po sa Diyos mga kapatid. Nakapasok po tayo sa Chamber of Commerce sa Sariaya. Amen. At salamat sa Panginoon. Ang bunga nito, may ilang mga negosyante nagbibigay sa atin ng discount kapag kumukuha tayo ng materyales sa second, para sa second floor. At maganda doon, naligtas sila. Nakarinig ng salita ng Diyos. Amen. Meron pong isang milyonaryo na gumawa po ng competition. Dahil wala siyang magawa sa kanyang pera, gusto niyang ipamigay, pero competition. Ang kanyang challenge, ang makatawid sa Olympic swimming pool na puno ng buwaya, ang mananalo. Maraming mga tumugon doon sa competition, pero walang nangahas na mag-dive. Pero pagtalikot ng mayaman, meron siyang splash na narinig. Meron ng isang lalaking lumangoy, nag-dive. At pagka-dive niya, napakabilis niyang nilangoy yung Olympic size swimming pool. At pagkatapos, hingal na hingal yung laki. At bumalik siya sa milyonaryo. At sabi ng milyonaryo, kanino mo gusto ipangalan ang cheque? Oo. At sabi ng lalaking lumangoy, hindi yan ang pakay ko. Gusto kong malaman kung sino ang tumulak sa akin. Salamat mga kapatid, may mga pagkakataon sa buhay natin na tinulak tayo ng pastor, natutong magpaawit. Tinulak ng pastor, natutong mag-Bible study. Mangaral. At ang ilan pa nga na naitulak, pastor na. Naitulak ng pag-ibig ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. 3 minutes, tatapusin ko po yung panghuli. Heart to train men. Yan ang heart of conqueror, nagsasanay ng mga lalaki. Joshua 5:2. Ano pong ginawa ni Josue? Tinuli niya yung mga lalaki bago makapasok sa promised land. Sabihin po natin, ouch. Bakit niya ito ginawa? Preparation to destiny. Amen. Nangaral po si Pastor Boyd, holiness before miracles. Preparation before promised land. Hindi po instant pagising natin sa umaga. Amen. Tayo na ang mag-lead ng mga tao patungo sa promised land.
kailangan muna nating ma-circumcise. Amen. Kailangan ko pong Englishin. May mga kasister po tayo. At huwag kang pumayag ang mga disciple mo tumatagal na uncircumcised. Kahiya-hiya yan. Di ba pag may uncircumcised sa lugar natin, kilalang kilala ng mga Marites. Ayan, anak ni ano, mutain yan. Ay, nakakahiya tayo mga pastor kung hindi tayo nagsisircumcise. Pastor, baka kasi magtampo, hindi na mag-tights, hindi na ako suportahan. Eh ano naman? Amen. Kung sila'y tao ng Diyos, maunawaan nila, ang Diyos na magpapaliwanag, kailangan nila yon dahil bahagi ng paghuhubog. Amen. Kaya huwag kang matakot, pastor, na mag-circumcise. Ito ay discipleship, mga kapatid. Nakita ko bilang discipleship. Sa mga talata na lang sa Biblia, Jeremiah 35:19. Amen. May pangako ang Diyos sa mga Rechabites, hindi sila mauubusan ng lalaki na tatayo. And I believe this morning, because this fellowship preserves male leadership, may pabor tayo ng Diyos na hindi tayo mauubusan ng mga lalaki sa ating kapulungan. Hindi babae ang magpapaawit, hindi babae ang maghahamon sa giving. Dahil sa fellowship na ito, mga kapatid, ginagalang ang male leadership at ito ang pabor ng Diyos. Ang Diyos ay magpapadala ng mga lalaki, lalo na kung ikaw ay mananalangin at hahayo. Sabi ni Pastor Joe Campbell, if Peter was in your church, would we still be fishing? Kung naligtas kaya si Pedro sa ministry natin, mangingisda pa rin kaya siya? O katulad ng transformational leadership ng Panginoong Jesus, ang isang mangingisda naging mamamalakayan ng tao. Paano kaya kung may mga drug addict na naligtas, mananatili kaya silang drug addict na dumadalo, mabisyo? Amen. Alexander the Great has 4 generals, pero sa history, yung sudden death, walang handa na pumalit sa kanya, walang nagpatuloy ng kanyang leadership. Success is not success without successor, mga kapatid. We should be kingdom people. Dapat ang purpose natin, hindi lang pagpapadami, kundi pagpapalawak ng kaharian ng Diyos. And lastly, yung pag-circumcise, yan po ay identifying marks. Amen. Mula pa kay Abraham, amen, ginawa niya ito. At ako'y naniniwala, ang identifying marks ng ating fellowship ay fellowship na naghuhubog ng mga kalalakihan. Amen. Train your people. Amen. Magkaroon ka ng pangitain na sila'y maglingkod din sa Diyos. Amen. At ako'y naniniwala, we will conquer the land. Amen. Hallelujah. Mga lupain na ipinapakita sa atin ng Diyos, masasakop natin sa pangalan ng Panginoon. Palakpakan po natin purihin ng Diyos. Oh, glory to God. Glory to Jesus. Salamat, Panginoon. Oh, touch every heart, oh Lord. Hallelujah. Respond to your calling. Binabalik ko na po ang mikropono sa ating MC. Maraming pong salamat. God bless po sa ating lahat. Amen. Praise God. Purihin pa kayo, binisog tayo sa spiritual. Ngayon pong umaga, tatanggap po tayo ng merienda. Tayo pong lahat ay tumayo. Praise God. Praise God. So tayo pong manalangin. Amen. Wala nang wala nang aalis sa upuan at bibigyan lang po kayo ng sa inyong mga lugar. Tayo pong manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na amin pong narinig at sa amin pong tatanggaping merienda. Nawa ito'y magsilbing kalakasan na aming pisikal na katawan. Ibalik mo po ito sa aming Mother Church sa Lucena sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God.